Kaunti pa rin ang pambobomba ng tubig at pagbangga ng China sa barko ng before na BRP Datu Sanday. Makapanayin po natin si Commodore Jay Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang umaga po. Hello sir, good morning po sa inyo at sa inyo po mga tagasubaybay sir. Sa loob ng isang linggo, dalawang insidente na po ng harassment ang nangyari sa Skoda Shoal. Parang nalipat ata mula sa Ayungin sa Skoda. Bakit tayo pinag-iinitan dyan ng China? Well, una sa lahat, sir, no? Ang pinaka-unot dulo lang naman ito, why China is overreacting ito sa Skoda Shoal. Kasi ito yung deployment ng Teresa Magbanwa since April. For so many months, no? They are asking and criticizing the presence of the Philippine Coast Guard vessel there. Sinasabi nila na ito daw ay semi-grounded na. Ito daw ay gagawing forward deployment base. And they even filed a diplomatic protest asking us to remove our Teresa Magbanwa in Skoda Shoal. Mm-hmm. So every time, no, na may dadaan dito na barko, whether it's Philippine Coast Guard vessel or even BFAR vessel, kasi kung titingnan natin, nung nakaraang insidente ng BRP Cape Engano and BRP Bagakay, dumaan lang ito with a distance of 12 nautical miles away from, 20 nautical miles away from Sabina, binanggana nila. Ngayon, kahapon, papunta pa lang sila from a distance of 14 to 7 nautical miles. Opo. Ganitong katindi na rin yung ginawang deployment ng Chinese Coast Guard para mapigilan ng BFAR vessel. Mm-hmm. So we can just assume that the reason why China is overreacting is because naniniwala sila sa sarili nilang paranoid narrative, no? Na merong dahilan tayo na i-reinforce natin ang presence ng Teresa Magbanwa. Opo. Pero yung BRP Datu Sanday ba, wala hong escort na Philippine Coast Guard? Iba ho ba kung meron silang ika nga kasakasamang PCG? Well, actually, sir, ang BRP Datu Sanday ay merong kasamang isang BFAR vessel. Okay. Dalawa talaga itong BFAR vessel na to na umalis ng Orion Bataan, lumungo ng Pag-asa, and then eventually went to Hasa-Hasa. So, opo. Naghiwalay lang sila from Pag-asa because the other BFAR vessel went to Evoquari. Uh-huh. Doon sa Rosal Reef, no, sa may bandang Recto Bank. Ito naman pumunta sa Hasa-Hasa. So, opo. But eventually, they are going to meet up while they proceed doon sa home port nila sa Bataan. Ngayon, regarding your question, sir, no, would it be a different scenario if there is a Coast Guard vessel na kasama sila? I don't think it will change the behavior of China Coast Guard. Dahil sabi ko nga, sir, no, last week nga, dalawang Coast Guard vessel natin pahasang binangga ng China Coast Guard vessel. Opo. So, it doesn't really make any difference kung may kasama, may Coast Guard vessel na kasama ang BFAR. Sa kabila nito, tuloy ang ating mga humanitarian mission pa rin sa Skoda Shoal? Yes, sir. Gaya po na sinabi kanina ni Ian, no? The BFAR vessel in cooperation with the Philippine Coast Guard, we are still doing humanitarian mission para magpaabot ng tulong sa ating mga mayamis ng Pilipino. Not just in Skoda Shoal, no? But even in other areas kung saan makikita natin na mayroong mga mayos ng Pilipino na nagpapalagi dito. At yun ang pinupuntahan ng BFAR at ng Philippine Coast Guard, sir. Medyo iba na yung pagiging agresibo ng China. So, depende ito sa DFA kung another protest na naman. Pero hindi pa rin ba ika nga yung Mutual Defense Treaty magamit pag ganito? Well, I would trust the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines to decide on this, no? Sir, no? For the DFA, of course, they also are responsible in the diplomatic approach ng ating gobyerno. So, sila rin ang may authority when it comes to this kind of strategy, sir. Opo, kasi ang napapansin po ng ating mga kababayan, linggo-linggo, parang normal na yung ganyan sitwasyon, ano? Well, I wouldn't say it's manu-normalized in a way na masasana ating mga kababayan Pilipino. If you're going to look at the social media comments, sir, no? Para sa akin, with this incident na ipinapakita natin sa ating mga kababayan Pilipino and not just for the international community, opo, mas nag-uumapaw ang damdaming
patriotism ng ating mga kababayan Pilipino. Opo. Nakakagalit and nararamdaman mo yung they are wanting for the government to do more, no? But we cannot blame them. But the mere fact ng ating mga kababayan Pilipino ngayon ay talagang gustong makisangkot sa usapin ng West Philippine Sea. Opo. It means we are still getting the benefit of the transparency effort. Opo. And for the international community as well, no? Every time we publicize this kind of provocative and unlawful activities of the Chinese Coast Guard, we also pressure the like-minded states to do more and contribute more, no? Mm-hmm. To compel China to respect the international law and to stop these provocative actions that they're doing in the West Philippine Sea. At ngayon, National Heroes Day, mabuhay po ang mga taga-Philippine Coast Guard at mga taga-FIFAR. Ingat po kayo. Salamat, Commodore Jay Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.